Tara, samahan niyo ako magluto ng bihon gisado. Ayan ang mga ingredients natin. Ayan guys, kailangan natin ng vermicelli or bihon. Tatlong itlog, shrimp, garlic, onion, tapos 3 color ng bell pepper. Ayan, nilagyan ko siya guys ng red, green, at yellow. At syempre, lagyan natin ng carrots. Ayan guys, bago yan, ibabad muna natin yung bihon. At syempre, kailangan natin ng repolyo. Black pepper, chili powder, at soy sauce. Ayan, silver spoon siya guys. Ayan, mag-start na tayo. Ilagay natin yung mantika sa kawali. Mainit na yan guys, yung kawali. Ayan, unahin nating iluto yung itlog guys. Ayan, ilagay na yung tatlong itlog. Ayan guys, kapag nailagay na natin yung itlog, haluin lang siya. Ayan, halo lang. Para maluto siya ng maayos guys. Pero huwag niyong i-overcook. Ayan, halo lang guys. Halo-haluin lang. Ayan, so medyo okay na yan. Matigas na yung itlog. So hanguin natin siya guys pagkatapos niyan. Ayan, ilipat na natin siya sa isang plato guys. Siya nga pala hindi ko nilagyan niya ng salt or kahit anong spices. Plain lang siya, ganyan lang. Kasi mamaya pag hinalo natin, magkakalasa siya. So, ayan guys, dagdagan natin ng mantika, yung parehong kawaling ginamit natin. So, ilagay na natin yung bawang. Kailangan igisa-gisa natin yan guys. Yung medyo mag-brown siya, ayan. Alam nyo naman, mas mabango at mas malasa kapag medyo pina-brown nyo yung bawang. So, ayan guys. Okay na yan. So, isunod natin yung sibuyas. Ayan, ihalo-halo lang siya, guys. Halo-halo. Ayan. So, ginigisa natin siya muna ng maigi. Tapos, pagkatapos natin haluin, syempre, ilagay na natin yung hipon. Ayan, igisa natin siya para mas malasa. Yung maliliit na hipon lang yan guys, pang sahog lang talaga siya sa bihon. Ayan, so ihalo-halo natin ng maigisa ng maayos. Tapos isunod natin yung carrots. Ayan. So ihalo-halo na naman natin guys. Halo-halo lang. Tapos ilagay natin yung bell pepper. Ayan. Tatlong kulay yan guys para mas maganda yung kulay ni mamaya pag naluto na. Diba? Mas makulay, mas nakakatakam tingnan. Ayan. So, halo lang natin yan. Tapos syempre ilagay na natin na paminta, chili powder, at syempre ilagay natin yung soy. Ayan, para magpalasa na siya guys. Tapos ihalo-halo lang natin. Siyempre ilagay natin yung repolyo. Ayan, so para magisa natin siya. Half cook lang yan guys. Huwag masyadong i-overcook kasi pag mainit pa yung ano niluluto natin, kapag ganyan nakalagay, mau-overcook pa yan. So kailangan meron pa siyang extra time. May natitira pa para hindi ma-overcook. So, ayan guys, ilagay na natin yung itlog. Ayan, ihalo ng ganyan.
Kaya hindi ko siya nilagyan guys ng asin o kahit anong ricardo kasi magkakaroon siya ng lasa dyan mismo sa gulay. So ayan na, ihalo-halo lang natin siya guys nang maigisa ng maayos. So ito na guys, nagisa na natin. Ilipat natin yung iba sa ibang lalagyan. Ayan, bawasan natin. Pero tirhan naman natin ng konti dyan sa kawali. Ayan, para may lasa-lasa pa. Tapos syempre ilagay na natin yung hot water. Ayan, yung magiging sabaw niya guys. Dagdagan ng soy, ng patis. Syempre hayaan siyang kumulo muna. Timplahin muna natin ng maigi yung sauce niya. Tapos syempre isunod na natin yung bihon ilagay. Ayan guys, so ihalo lang ng konti. Ayan, para mag-absorb yung sauce niya doon mismo sa bihon. So ayan na guys, kayo nang bahala sa eksaktong timpla ng mga ricardo niyo. Basta iyaan yung halo niyo guys, kasi syempre hindi tayo pare-pareho ng panlasa. So kapag ganyan na siya guys, na nasipsip na ng bihon yung sabaw niya, ibig sabihin ayan, kaluto na siya. Huwag niyong i-overcook masyado. Ayan. So, idagdag na natin yung ginisa natin mga gulay. Ayan, ilagay sa ibabaw guys. Tapos, ihalo lang natin konti. Ayan. Alam niyo yung init mismo guys nung ano, bihon. Iluluto pa siya ng maayos niyan. Kaya, huwag niyong i-over-overcook para yung bihon hindi siya madurog-durog. So, ayan guys. Ayan. So, hayaan natin siyang maluto sa maliit na apoy lang. Ayan. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong lakasan yung apoy kasi paluto na siya guys. Kumbaga sa kanin, hinayaan lang natin na maluto siya ng maayos. Ayan. So, idagdag na natin guys yung natitira pang ano, mga gulay. Ayan. Lagay natin sa ibabaw. Tapos, ihalo natin ng dahan-dahan lang. Ayan. Para hindi siya madurog. Ayan. Diba guys, nakikita nyo yung gulay. Hindi siya overcooked. Para sa akin kasi mas maganda, mas masarap kapag yung medyo may lutong pa konti yung mga vegetable niya. Ayan, okay na to guys. Ihalo lang natin konti para medyo sumingaw yung init niya kasi sobrang init talaga ng kawaling yan. Ayan, para hindi siya ma-overcook guys. So, ayan. Eto na guys, ready to serve na. Ayan, syempre huwag natin kalimutan yung green onion. Ayan, lagyan natin sa taas. Ayan, nice guys. Ready na kumain.